Hi guys! Dahil wala si Kati ngayon, makikialam tayo dito sa kusina niya. Pagluluto ko kayo ng masarap na chicken feet adobo. Ngayon, hintay muna natin uminit yung kabali. Kapag mainit na, pwede na tayo maglagay ng mantika. Ayan guys, hintay muna natin uminit yung mantika. Ngayon, pag mainit na, pwede na natin igisa yung bawang. Kasi yung ibang nagluluto, inuuna nila sibuyas. Pero dapat, inuuna ang bawang. Dahil ang sibuyas, mas madaling masunog. Hintay lang natin siya mag-golden brown. Guys, pag medyo golden brown na, isunod na natin yung sibuyas. Ayan, isa natin yung sibuyas. Isunod na natin yung chicken feet. Dami nito guys. 2 kilo. Sigurado sa ulit naman ang tanghalian natin yun. Haluhaluin natin ang konti. Halo-halo. Guys, lagyan natin ng paminta. Guys, hindi ako magaling magluto ha, pero itong mga nakikita ko lang itong pag ginagawa ni Kati, kaya hindi ko alam kung kaya ko gawin. Pero sa tingin ko naman kaya ko naman. Sa kanya ako natuto eh. And guys, haluin natin. So guys, sunod naman natin ng laurel. Mas maganda kung mas maraming laurel para mas mabango. Kasi guys, ang laurel nagbibigay bango yan. Yan. Guys, isunod naman natin ang suka. Yan. Tansyahin niyo na lang guys kung gaano karaming suka lalagay niyo. Yan. Siguro mga 4 tablespoon okay na. Kasi masarap yung medyo maasim na medyo maalat. Yung nagsasama yung asim at alat niya. Yun ang gusto ko sa adobo. Yan guys. Isunod na natin. Para lahat siya nalalagyan ng asin. Isunod naman natin ngayon ang asukal. Ayan guys. Siguro mga 1 teaspoon na asukal lang. Okay na yun. Pagkatapos natin ilagay ang asukal, isunod naman natin ang toyo. Guys, tansyahan na lang guys ha. Siguro mga 5 tablespoon na toyo ang lagay natin. And guys, depende sa inyo guys kung gaano karami gusto nyo ilagay. Depende sa panlasa nyo. Kasi kami ayaw namin ang medyo maalas. Baka magkaroon tayong sakit sa bato. Kaya iwas-iwas din sa maalat.
saktong ano lang, saktong alat lang. Okay na. Yan guys. Hintay lang muna natin siyang pumulo. Yan guys. Pagkatapos natin ilagay ang toyo, isunod natin ang tubig. Ito ang magsisilbing sabaw niya. Guys, ang tubig guys, mga dalawang tasang tubig. Okay na yan. Pagkapakulo lang. Ngayon, pag natuyuan siya mamaya, saka na tayo magdadagdag ng tubig. Etong tubig na to, para lumubot lang siya. Ayan guys. Hayaan muna natin kumulo yung tubig para lumambot siya. Ngayon, pag malambot na, saka na natin siya uli titiplahan. And guys, siguro mga 15 to 20 minutes pakuluan natin para lumambot. Ang hirap para magsalita guys habang nagluluto. And guys, hintayin lang natin lumambot. Ito na guys. Medyo matigas pa yung chicken feet natin. At saka medyo nababawasan na ng tubig, medyo natutuyo na. Kaya kailangan uli nating magdagdag ng panibagong tubig para sa sabaw niya. Mga kalahating tasang tubig, okay na. Hanggang sa lumambot siya. Ayan guys, medyo lakasan natin yung apoy natin para mabilis siyang kumulo. Ayan. Maghihintay tayo ulit kumulo hanggang sa lumambot. Ayan guys, habang kumukulo siya, halu-haluin natin kasi para hindi dumikit yung ilalim at saka pantay yung luto niya. Ayan guys, hintay natin kumukulo. Ayan guys, habang pinapalambutan natin yung chicken feet, maglalagay rin tayo ng star anise. Ito yung magbibigay ng bango sa kanya. And guys, malambot na yung ating chicken feet. Ngayon, maglalagay naman tayo ng oyster sauce. Masyadong marami guys. Yung katamtaman lang. Yan guys, haluin natin ulit. Guys, maglagay naman tayo ng siling labuyo. Hindi na natin pipisain guys, so hahatiin para huwag masyadong manghang. Guys, hintayin na lang natin lumabot yung sabaw. Ayan guys, luto na ang ating adobong chicken feet. Napakabango at napakasarap. Ito siya guys. Ito na guys, luto na ang ating chicken feet. Guys, please like and share at pindutin ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng bagong video. Bye guys, thank you for watching.